guys, ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Infinix. Ito ang Smart 8. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa loob, itong warranty card, SIM ejector, at itong SIM cable o charging cable. Ito ay USB Type-C. At itong freebie na phone case. Hard case ito guys. Ang cons, babasagin ito. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa sides, left and right, open yan. Sa taas, covered. Ganon din yung sa ilalim. May mga butas lang syempre para sa mga ports. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 10 watts. So, nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa standard na 20%. Na-full ito ng 2 hours at 8 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na black. Available din ito sa green, gold, at white. Yung back panel, frosted textured na ang pros, di ito magiging kapiten sa smudges at gasgas. Plastic lang ito guys, same din ng frame na tama lang naman dahil entry level lang naman ito. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Isang napansin ko, meron niyang nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display. Na ang pros, punch hole design na ang ginawa dito sa screen. At least kahit entry level, hindi yung common na notch lang. Ang pros ulit, sumabay na rin ito sa mga nauusong merong dynamic bar. Ito yung merong animation dito sa part ng punch hole. Sa display, makakapili ka kung 60 or 90 Hz sa refresh rate or pwede rin naman auto switch. Sa wide vine, ito yung mga nagne-Netflix, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so test na rin natin kung gumagana dito yung D2 SIM. Good news dahil compatible, same din sa GOMO, so test na rin natin yung data speed. Ang pros, ito'y supported ng OTG, supported din na 5GHz ng Wi-Fi, di nga lang ito supported ng NFC pero mura lang naman din ang unit. So selfie camera naman ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng picture. Meron itong dalawang variant, yung 364 sa SRP na 3,299 pesos at 4128 naman sa SRP na 3,799 pesos. Dahil 4128 itong na-unbox natin, yung 4GB RAM nito guys, meron yan extended RAM to create additional RAM. Kaya sa box, meron yang label. Sa extended RAM, makakapili ka kung plus 1, 2, or 4. Or pwede mo rin naman i-off kung di mo naman kailangan ng extension. Sa hindi pa nakakaalam paano setup ang extended RAM, punta ka lang sa settings, hanapin mo itong My Phone, select mo itong RAM, tap mo dito sa virtual, pili ka lang ilang plus ang gusto mo. After mong maselect, magre-restart yan. Ayan, dahil plus 4 ang pinili natin, meron na tayong 8GB of Fusion RAM. Balik tayo sa spec. Itong Infinix Smart 8, ito talaga ay dual rear camera lang na ang main shooter nito ay 13 megapixels sa 1080p at AI lens para sa secondary camera. Ito naman, ang Ring LED flash. So guys, ito yung sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Meron din itong super night mode para sa madilim talaga. So linagay ko na rin dito yung sample. So video settings, ang meron lang dito ay 720p, 1080p na meron lang 30fps, wala nang iba. Ang cons, di maganda ang video stabilization, maalog. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang video zoom nito ay hanggang 4 times.
dagdag details ko lang sa frame, flat edge, kaya mas may grip hawakan. Sa right side niya yung volume rocker at nandito rin itong power button slash on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung SIM tray. Ang pros, ito ay triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay walang nakalagay. At dito bandang screen ay yung earpiece. So isang speaker lang meron tayo dito sa Smart 8. Ito ang tunog ng speaker. Sa GPU naman, meron itong Mali-G57 at ang chipset na nandito ay Unisoc T606 na ang performance score ay... Balik tayo sa specs. So guys, check natin anong available na settings dito sa dalawang sikat na game app. Sa CODM naman, meron tayong low at medium para sa graphic quality. Low, medium, high naman para sa frame rate. Mag-game test na rin tayo. So nag-start ako sa battery na 33%. Check na rin natin yung temperature ng phone bago sa gameplay. So meron tayo ditong 35.4 degrees Celsius. So ang settings ko dito ay sinagad ko na agad sa max. Napansin ko guys, malag. Playable naman pero di mo may enjoy. So ang ginawa ko dito ay tenes ko na lahat ng settings. Ang cons, ang talagang playable lang na setup ay yung low sa graphics at low din sa frame rate. So after 30 minutes na paglalaro, nabawasan lang yung battery ng 7%. Sa init naman, meron itong 38.2 degrees Celsius, mainit pero tolerable yan. Balik tayo sa specs. Ito ay Android 13 na Go Edition, kaya may ilang bloatwares na light version ang naka-install tulad nitong TikTok at FB. Pero pwede ka naman mag-full version kung yun ang gusto mo. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. So ang tanong natin, smart or practical ba itong bilhin? Sagot ko dito, yes, lalo kung nabili mo ito ng sale. At kahit sa SRP, yes pa rin kasi nga mura lang ito para sa merong punch hole screen, USB Type-C, side-mounted fingerprint scanner, 1 to 8GB na storage at not bad naman talaga yung Unisoc T606 na chipset. Pero syempre hindi perfect. Ang pwedeng alternative dito lalo sa may demand talaga ng specs pero medyo may budget na entry level lang din ay yung Poco C65, Puba Neo 3 at yung Infinix Hot 30. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace!